JBC Top Stories presents Surrender to Love, written by Jessica Larsen, revised and reformed by JVC. Chapter 9. Binayaran ni Pamela ang taxi nang walang reklamo paghinto nito sa harap ng isang kataasang gate. Lumabas siya sa taxi, nilapitan ang doorbell at pinindot. Hindi nagtagal, bumukas ang gate at nagpakita ang security guard na magalang siyang pinatuloy. Naglakad siya sa isang malapad na garden patungo sa malaking mansion na may dark blue and white motif. "Like I thought, I just need a smack of reality," isip niya. "Yes, this is the reality I want. Something that love alone can't give." "Pam!" Masiglang tawag sa kanya ni Liberty. Sa matangkad na binatang nakasunod sa paglabas ni Liberty, nakatutok ang tingin niya. He was hard to ignore. Masyado itong nakakakuha ng pansin dahil sa kulay tanso nitong buhok and dark blue eyes that reminded her of a deep blue ocean. "Oh, kailan pa ako naging corny?" "Pam, something wrong?" tanong ni Liberty. "Oh, nothing. Nothing's wrong," sabi niya na nasa binata pa rin ang tingin. Napatingin din si Liberty sa kasama. "Alright, Leons, this is my cousin and my best friend, Pamela." "Pam, siya si Leons. Siya yung palagi kong nabanggit sa yung nangungulit na samahan namin ni Sander sa fundraising." "Nice to meet you." "So you're the owner of a private animal shelter in France. Wait, business owner? France?" Inilahad niya ang kamay kay Leons. Magalang nito iyong tinanggap, dinala sa labi. Hinalikan nito ang likod ng palad niya. "The pleasure is mine," sabi nito na puno ng French accent. Matamis niya itong nginitian habang nag-iisip kung anong gagawin para mapalapit rito. He was the perfect distraction for her to stop thinking about Rio. "Liberty?" Napalingon silang lahat kay Sander na nagpakita mula sa gilid ng mansion. Simpleng tango ang ibinigay nito sa kanya nang magtagpo ang paningin nila. Binalikan niya ito ng ngiti at naghandang gawing excuse ang pagkakalasing sa naging asal niya rito sa club. "Excuse me?" Kaalam ni Liberty sa kanila ni Leons na noon lang binitawan ang kamay niya. "Pasensya na, Pam. Mamaya na tayo mag-usap." "Oh, don't mind me. I just talked to Leons in the meantime," sabi niya na tumingin sa binata. Muli niyang nginitian si Leons nang sila na lang ang magkaharap. "Do you mind accompanying me?" "No, of course not, mademoiselle." Tipid itong ngumiti at ikinumpas ang kamay sa garden ng mansion. "Let us walk." "Okay." Walang pakundangang siyang kumapit sa braso nito at natuwa nang ipasok lang nito sa bulsa ng pantalon ang kamay. Habang naglalakad, nagtanong na siya ng tungkol sa animal shelter. Halatang nagustuhan nito ang topic dahil napaka-enthusiastic nitong nagkwento sa kanya. "A successful man like you must have a lot of female admirers," sabi niya. Nagbabaka sakaling makakuha ng impormasyon tungkol sa personal life nito. Itinaas ni Leons ang isang kamay at ginulo ang sariling buhok. "I do not know about that." Sinamantala niya iyon para sa pinaka-importante niyang katanungan.
Don't tell me that you don't have any. Let me guess, you already have a girlfriend. Nawala ang ngiti sa mukha ng binata at may dumaang lungkot sa mata nito. Lungkot na agad ding naglaho nang nakangiti siya nitong lingunin. I used to have one, but she is now happy with someone else. You know what? The best way to get over a lost love is to find a new one. Sabi niya at kunwaring nahihiya nang malambot itong umiti sa kanya. Ha? Huh? I've got you now. Isip niya at pilit inalis sa isipan ang nagpakitang seryosong mukha ni Rio. Matapos ang magit kalahating oras, nakwentuhan nila, napilitan si Pamela na lubayan si Leons dahil sa pang-istorbo sa kanila ni Sander. Thankfully, normal namang umakto sa harap niya ang nobyo ng pinsan. Sinubukan niya itong kausapin, pero simpleng iling lang ang ibinigay nito sa kanya. Yet, naunawaan niyang wala itong planong palakihin pa ang mga nangyari sa club. Buntong hininga siyang naglakad patungo sa sala ng mansyon. Ayon kay Marie, ang isa sa mga katulong na nakasalubong niya, naroon daw ang Senyora Liberty nito. Pagkapasok niya sa sala, nakita niyang nakatalikod sa kanya ang pinsan. Nasa tainga ang hawak na cellphone habang nakatingin sa labas ng glass wall. Pinapanood sina Leons at Sander. Nakikipaglaro ang mga ito sa isang puting aso. Noon lang niya nakita ang aso. Pero may idea na siyang ito ang inadopt ni Liberty mula sa France. You damn dog. Naunahan mo pa akong makasakay sa eroplano. No, really, I don't mind. Boyfriend ka niya, kaya parang kaibigan na rin kita. Sabi ni Liberty sa kausap, bago saglit na tumahimik. Yes, you can keep my number. Pero bakit ba ako ang tinatawagan mo tungkol sa kanya? Tumango si Liberty bago nagpatuloy. I see, nandito siya ngayon. Nag-away ba kayo? Ano kasi, pakiramdam ko. I'm sorry to say this, but it looks like she's flirting Leons. He's Sander's brother. Marahan siyang naupo sa malambot na couch na kunot ang noo. Magkapatid pala sina Sander at Leons, isip niya, at inabot ang isang business magazine. Nasa front cover nito ang ama ni Liberty. Binuklat niya yon. Siya yung nabanggit kong hindi nakapunta sa club. Dahil... Ah! Sigaw ni Liberty. Sa gulat, nabitawan niya ang magasin. Napalingon ito sa tunog ng bumuklat na magasin at nagulat nang makitang nakaupo siya sa couch. Yumuko siyang nakataas ang kilay upang pulutin ang magasin. Pero bukod doon, hindi siya umimik. Tumingin siya sa pinsang mabilis na itinago ang cellphone at halata ang pagkakataranta. Pam, kailan ka pa pumasok? Just now. Why? Wala, sabi ni Liberty nang muling dinala sa tainga ang cellphone at halos pabulong na nagsalita. I'm sorry, but I have to go. Yes, that's right. Nag-alalang sumulyap sa kanya si Liberty at ngumiti. Okay, tawagan na lang kita ulit. Sige, bye. Patapos na sabi ni Liberty, sabay bulsa ng cellphone. Who was that? May pagdududang tanong niya. No one, just a friend. Lalo siyang kinutuban na siya ang pinag-usapan nito at nang kausap sa cellphone. At kung hindi na lang sana masamang tingnan,
Inagaw na niya rito ang hawak na cellphone ng pinsan at inalam kung sino ang tumawag. Hindi ko alam na may iba ka na palang kaibigan ngayon. Nawala ng kulay ang mukha ni Liberty. Of course I do. It was someone from France. She continued to eye Liberty suspiciously. Really? It was Sandra? Yes, Sandra. Tila hindi mapakali si Liberty nang lumapit ito sa kanya at naupo sa tabi niya. Muli itong nagsalita bago pa niya may tanong kung Filipina ba si Sandra. Dahil tinatagalog niya ito. Anyway, bakit ka napadalaw? Oh that, naisip kong yayain kang mag-shopping. But while I was talking to Leons, I was thinking... Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Liberty. May I tag along with you to France next time? I have no ticket yet. So if you could... She stopped and let Liberty fill the gap. Gusto ko rin sana kasing makapunta sa City of Love na sinasabi mo. You know, Paris. Eh bakit hindi si Rio ang yayain mo? Nagpapaawa ang mukhang nagbabasya ng tingin. He broke up with me. Kasalukuyang nanonood si Rio ng paborito niyang action anime nang maramdaman niyang may tumayo sa likuran ng sofang kinauupuan. Nagpatong ito ng kung anong bagay sa ulo niya. Tumingala siya at nakita ang nakakatandang kapatid hawak nito ang cellphone niya. Kanina pa ang kasisigaw nitong cellphone mo. Hindi mo ba narinig? Tumingin ito sa TV at walang ekspresyong tumingin sa mukha niya. Kaya naman pala, hindi naririnig. Sinulya pa niya ang tahimik na cellphone. Maingay ba ang tawag mo dyan? Pilya ang ngiting inilayo ni Cassandra ang hawak na cellphone at bumulong sa kanya. I couldn't resist answering it. She sounded so sweet. Nandilat ang mga mata niyang hinablot ang cellphone sa kamay ng kapatid. That's an invasion of privacy. Yes, attorney. Alam ko po. Umikot ito at tumabi sa kanya. Dumampot ng cornflakes sa bowl niya. Tapos ay itinuro ang speaker ng cellphone at ang sariling tainga. Inulit-ulit nito ang pagsinyas hanggang sa mauunawaan niyang nasa linya pa rin ang tumatawag. Galit siya. Walang tinig na sabi nito. Lalong naningkit ang mata niya. Binalingan niya ang cellphone at hinanda ang sariling marinig ang singhal ni Pamela mula sa kabilang linya. Laking dismaya niya nang marinig ang tinig ni Liberty. Nanangakong tatawag ulit kanina ang kanyang narinig. Hi Liberty, akala ko si Pam ang nasa linya. Tell me, is it true? Kumunot ang noon niya. Totoo nga ang sinabi ng ate niya. Galit ang kausap. What's true? Sorry, pero hindi kita maintindihan, Liberty. Saglit na natahimik ang dalaga sa kabilang linya at kalmado na ang tinig ng muling magsalita. Pamela told me that you broke up with her. Totoo ba? Alam mo bang lungkot na lungkot siya habang kausap ko kanina. Napangiti siya sa narinig. Believe na talaga siya sa galing ni Pamela sa pag-acting. But then again, it's one of her charms. No, Liberty. Hindi ako nakipag-break sa kanya. Then why did she... Nagkatampuhan lang kami last Sunday. Talaga? Kaya siguro parang inaakit niya si Leons. Pero bakit siya lalayo sa'yo? Lalayo? What do you mean?
Tumayo siya sa kinaupuan at lumabas ng sala. Narinig niya ang pag-aw na reklamo ng kapatid niya at dalawang maid na alam niyang lumalapad ang tainga habang nagkukunwaring abala sa paglilinis. Naramdaman din niya ang marahang pagsunod ng mga ito at halos mahinang ingos na makapasok na siya sa loob ng silid at inilak ang pinto. Kasi nagpapatulong siya sa akin na makarating sa France. Naupo siya sa kama. Nasaan na ngayon si Pamela? Oh, ayun, umuwi na at nagpumilit na ihatid siya ni Leons kahit na ang driver namin ang nagmaneho. I'm sorry, patuloy ni Liberty. Akala ko kasi talagang nag-break kayo, kaya pinagtulakan ko na rin si Leons. That's fine, Liberty. Pero pwede ka bang magkwento ng tungkol kay Leons? His job, everything, sabi niya at nangangiting tumango habang nakikinig sa pinagsasabi ni Liberty. Sorry, sweetheart, but I'm not letting you go. To be continued in chapter 10. Thanks for listening.